Isa pang nakaka-inspire dito, dahil dun sa puhunan na 300 pesos, imagine nyo, meron na silang apat na shop lang naman, mga kabisikada. Yo, what's up? Isang magandang araw sa inyo, mga kabisikada. Bumiyahe tayo ngayon dito sa may Marilao, Bulacan, mga kabisikada, para bisitahin itong shop na to na pupuntahan natin. Gaya na sinabi ko sa inyo, hindi lang dito pini-features, no? Yung mga price update, farm visit, etc. Dito sa ating channel, no? Pini-features din natin, mga kapisikada, na kung saan makapagbigay sa inyo ng motivational at ma-inspire kayo, no? Sa mga istorya ng mga kahabis natin pagdating sa fishkeeping. So tara, huwag natin patagalin. Let's go! So yun, mga kabisikada, no? Ito hindi siya literal talaga na usually na nakikita natin na pet shop. No, kung makapansin nyo, naglalakad-lakad ako dito para ipakita sa inyo, no? Ito nakakatuwa dito. Yung shop na pupuntahan natin nandyan sa nakikita nyo is tabing kalsada. Ito yan, mga kabisikada. Yan. Ito yung pet shop na pupuntahan natin. So ano yung pinagkaiba nito dun sa mga literal na pet shop? So ang nakakatuwa dito, mga kabisikada, yung mga stocks nila na nandito, ayan o, daanan talaga siya ng tao. At yun, may mga kabahayan din doon. Tapos, eto yung mga stocks nila dito na sinasabi ko. By the way, dito tayo ngayon sa may Alias, no, Marilao, Bulacan. Yung shop nila, Sir Ronel at Sir Mike. Eto, Sir Mike, ayan, and then Sir Ronel. So, mamaya, interviewin natin silang dalawa. Pero, bago yun, papasilip ko muna sa inyo yung mga stocks nila dito. Magandang araw ulit, mga kapisikada. Magbibigay na naman tayo ng panibagong inspirational at motivational content sa inyong lahat, mga kapisikada. At ito, interview natin to si, by the way, pakilala ko muna sa inyo yung owner ng Maron's Pet Shop, no, si Sir Mark, and then si Sir Ronel. Para kay Sir ano, Ronel, bali tanong ko lang, sir, kailan po ba nag-start itong shop mo? Bali, ang shop namin is nag-start ng November 5, 2019. Mm-hmm. So nag-start kami sa Palabunutan. Una parang ano lang, parang hobby lang namin eh. Mm-hmm. Tapos yung nagkataon na nilabas namin yung mga isla namin, maraming bata na gustong bumili. Doon mm-hmm. nag-start noon. Nag-start sila sa pagpapalabunutan lang. Yung kung saan yung mga bata kalimitan, 'di ba? Ganun naman yung gusto yung tataya-taya kasi minsan hindi afford din kaagad bumili ng isda. So naisipan nyo, sir, magpalabunutan. Magkano yung puhunan nyo noong time na yun? Bali, ang pinaka-puhunan. 300 pesos. 300 lang yung puhunan nyo that time. Eto, lumaki na yung shop nyo dito. Napansin ko rin dito, mga kapisikada, nung dumating ako, kasi sarado pa talaga sila. Sir, buti hindi nawawala yung mga stocks nyo rito, supply, accessories. Hindi kasi, naabutan ko kanina, nandito lang talaga. Wala nang alisan to. So, nandito lang, naka-cover lang siya. Naka-cover lang, mga kabisikada. Kasi talagang daanan talaga ng tao. Tsaka kung napapansin nyo, medyo noisy lang kasi nga. Nasa daanan tayo at sa tabing kalsada. Yan, yan. Yan. So, dito na rin kami nag-interview na kung saan naman may dadaan dyan mga sasakyan. Ito, gaya nito, mga kabisikada. Yan, time out. So, yun, mga kabisikada, no? So, isa pang nakakatuwa din nga dito, bali sir, pag-gising nyo, ito na nga agad. Bungad na rin agad dito. And by the way, mga kapisikada,
isa pang nakaka-inspire dito, dahil dun sa puhunan na 300 pesos, imagine nyo, meron na silang apat na shot lang naman, mga kabisikada. Oh my God! Wow! Sir, paano nangyari umabot ng apat na pet shop na yung ano yun? May branches na kayo? Bale, yung pinakapuhunan namin sa 300 pesos nag-start is yun, inipon. Basta tingaikot lang yung pera. Then sumasahan rin kami sa mga pa-contest sa Facebook, sa TikTok, okay, para bandagdag. Bandagdag puhunan. What? Start yun ng una sa daddy lang ni Marky na nag-resign nga sa trabaho para lang sa bagong branch na itatayo. Kumbaga ang nangyari mga kapisikada, dun sa pag-isad nila na 300 lang yung puhunan, ni-roll nila ng ni-roll yun. So kumbaga sinugal nila ng sinugal hanggang nakunsaan, nung kumita ng kumita at mga kapisyada, is nakapagpundar pa sila ng another shop. Tama ba? Tapos nanganak ng nanganak. Tapos nanganak ng nanganak. Para sa ako rin sir, nanganak ng nanganak. Diba? Pagka yung bagong ano ka lang, habis ka lang, baga, bibili ka pa rin. So, bali sir, may mga tauhan na kayo dito sa inyong shop? Kasi mahirap din kasi. Gano'ng kahirap sir yung pag-manage ng gano'ng apat na ano na pet shop? Sa amin, medyo mahirap po kasi since yung mami ko is wala pa siyang alam masyado sa social media. Yan ang problema. Pero hanggang sa natutunan naman, sinuruan ko siya na tinuruan. Kung paano ba market, ganyan. Another shop nyo, kumbaga, in-rain nyo na lang. Apo. Para at least meron na rin magtotoka na tao doon na sila na rin yung magmamanage. So far naman, stable din yung mga sales nila. Ano ba yung sikreto nyo? Bakit naisishare na pwede natin i-share sa mga kaabi natin na pwede nilang kapulutan ng aral dahil umabot sa ganung punto eh. Balang araw eh, may mga baka gumaya din sa inyo. Gusto ko lang i-share. Kahit sa maliit na puhunan, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Iyan natin, matuto tayong mag-manage ng pera. Tapos tiwala sa sarili na kaya natin gawin. Kahit pandemic ngayon, di ba, mahirap yung trabaho ngayon. Siyempre, kailangan discarded din sa buhay. Tapos huli-huli, tiwala sa Diyos na kaya natin sa sarili natin. Huwag natin iyasa sa ibang tao kasi di tayo nila matutulungan eh. Kumbaga, sa sarili muna natin bago yung iba magtulungan. So, napakaganda nga kasagutan nyo, no? Gaya ng pinapaliwanag ko at sinasabi natin lagi sa vlogs mga kapisyada. So, kung kayo ay magpaplano ng ganitong negosyo, unang-una, syempre, kailangan yung tiwala sa sarili nyo. Yan yung magdadala sa inyo, eh. Lakas ng loob. Lakas ng loob, number one. At syempre, yung pananampalataya, syempre, kay Lord. Dahil hindi naman naaabot sa punto na yung pagsaksid nila, basta na lang ganun. Syempre, pinaghirapan din nila yung mga kapisyada. Hindi yan yung pagising mo, may petsa pa ng apat. So bawat gagawin nyo, gagawin natin mga kapisikada, kailangan lagyan nyo ng sipag at tiyaga. At the end of the day, talagang aanihin nyo rin yan balang araw. Diba sir? Tsaka help others din. Yun, isa pa. Kasi napakalangan blessings po talaga. Yun, totoo yun. Hanggat maaari talaga is sasamahan lang natin talaga ng pagsusumikap sa buhay. Kasi hindi naman po pwedeng yung kapitbahay mo tutulong sa'yo para umasenso, diba? Sarili pa rin natin. Ano ba yung sikreto niya, sir, at bumabalik dito yung mga customer niya? Isa lang yung pinakasikreto dyan, gawin mo kaibigan yung mga customer mo. Mahalin mo sila. Rupahin. Rupahin. Para itiwala, sir. Babalik-balik talaga. So, ayun niya. Kung kayo yung mga taga-Bulacan, mga kapisikada, at malapit kayo sa location ng Marilao, pwede kayong bumisita rito. Barangay Lias, mga kapisikada. And then, sir, tumatanggap din ba kayo ng mga orders from South and then sa North? Yes. Mapa-retail and wholesale yun. Retail lang wholesale. Ilalagay ko dito, ayan mga kapisikada, dito, yung kanilang page na kung saan pwede kayo mag-inquire kina Sir Mark and then Sir Ronel. So yun mga kapisikada, no? Bali, pupunta kami sa pangalawang shop nila Sir Mark and Sir Ronel. No? Tapos, eto, yung sinasakyan natin dito mga kapisikada, is eto yung napundar ng Maron Aquatics. Paano nga po sir, at naka-invest kayo ng ganito, na para meron na kayong service na gagamitin? Isang plano rin ito, parang investment din eh. Kailangan may sasakyan ka para yung delivery is nakakalis tayo. Ito, ipon din ito namin. Ipon lang talaga. Yung mga kapisikada, no? Imagine nyo talagang sobrang nakaka-inspire din dahil nagsimula from the scratch, pero ito na, may apat na shop na meron pang nabiling sasakyan. Sana all talaga. So yun, punta tayo din sa shop nila at check natin kung ano yung mga makikita natin. So let's go! We'll be right back.
So yun mga kapiskada, no? Ngayon, nandito tayo ngayon sa second shop, physical shop ng Maron Aquatics. And then kasama natin si Mami Aimee, ayan, yung mami ni Sir Mark. At nandito tayo sa The Fish Portal, ayan mga kapiskada, sa Nigeria, no? So Mami, invite natin sila na bumisita po dito sa location nyo. Itry nyo dito sa location namin siya, 118 Lambakin. Malapit sa katabi ng Crystal Clear, na talagang murang-murang mga fish. Talagang kahit na kung magkanong budget nyo, kaya namin tapatan. So ayan, bumisita na kayo kung malapit lang dito kayo sa may Lambakin, no? Dito rin nga sa Marilao. So bisitahin nyo itong The Fish Portal by Maron Aquatics. So ayan.